Welcome back again mga sir, OX sir, back again with another video. Ngayon, mag-ano naman tayo ng another topic para sa channel na to. So alam ko, ito po yung ano eh, most requested na topic and yung mga comments is about puro sa para po sa ditong topic. Kaya ngayon, is tutuldukan natin yan. So hindi tutuldukan yung comment nyo. Yung ano po, yung topic natin, bigyan natin ng solusyon kahit sa simpleng paraan lang para makatulong ako sa inyo. So mga sir, this is again a topic about sa speaker and amplifier matching. Very hot topic yan sa mga sound enthusiasts na gaya natin. And ngayon, pagkatapos nito, market na naman ang acid ko. Sagutin natin yung tanong about sa speaker and amplifier matching. Kung ano ba yung magandang speaker ang i-match sa amplifier. So, stay tuned lang and let's go. Sarap talaga magkape ng nakakagising at nakakagana. What? Ngayon is that this topic is about speaker and amplifier matching. So, anong kailangan natin malaman para ma-match natin yung speaker sa amplifier? Una, tandaan na muna natin yung wattage ng speaker and amplifier. For example, yung amplifier natin is may max power na 1,000 watts and yung speaker natin is 1,000 watts rin. So, max power lang muna yung tatalakayan natin na para kasi sa Pilipinas yung minamarket nila na wattage is yung max power. Kaya, kakalito kung hindi RMS rating yung binibigyan nila, yung true rated na wattage. Kaya dyan lang muna tayo para madali natin itindihin at makaka-relate tayo mga Pilipino. Ngayon, ito na po. Max power is 1,000 watts na speaker and 1,000 watts rin na amplifier. Max power po yan. Yung speaker is only nag-receive lamang ng wattage at wala po siyang wattage na talaga na power. Nag-receive lang po siya kaya passive lang po siya. Ngayon, kung ang amplifier natin is 1,000 watts, ang magbibigay niya sa kanya is hindi talaga 1,000 watts yan. Kasi max power lang yan. So, depende pa yan sa volume and sa sensitivity ng ating speaker. For example, is kung ginawa natin kalahati yung volume ng amplifier natin, is hindi rin yan ibig sabihin na or 500 watts yung binigay natin kasi kalahati ng amplifier natin is 500. Ang mangyayari is, kung karamihan kasi sa na-notice ko lang, almost most ng mga integrated amplifiers, lalo na yung gawa sa China or sa Pilipinas na manufacturer, kung kalahati na yung volume is yung binibigay na signal or yung wattage na binibigay sa speaker is distortion. Yan po is na madaling masira na po yan yung amplifier natin or either yung speaker or yung amplifier. So, yan po yung na-notice namin na sa kung ginawa natin kung lalagpas natin sa kalahati yung volume ang amplifier natin. Kaya, yung kung pasobrahan natin, parang same volume lang and distortion rin yung narinig natin. Parang hindi nagbabago yung volume. So, ito na po yung matching. For example, ayun na, 1,000 watts amplifier. So, anong required na speakers na kailangan natin? Ah, baltery natin. Kung ang speaker natin is 1,000 watts, anong required na speaker na amplifier para dyan? Kung 1,000 watts, pwede tayo maghanap ng amplifier na 25% to 50% more power. Kahit max power po yan or hindi RMS. For example, kung ang speaker natin is 1,000 watts, pwede tayong maghanap ng amplifier na 1,200 or 1,200, okay na yan, or 1,500 na amplifier. So, bigyan natin ng allowance or gap na makakahinga rin yung ating amplifier para sa tang bigyan natin ng extra wattage para hindi naman mahirapan yung amplifier natin. So, ayan po yung pinakamadaling matching ng speaker sa amplifier. Magbigay lang po tayo ng 25% to 50% na power na allowance sa ating speakers. 1,000, gagana rin yan. Pero, di tayo mag-expect na tatagal or maganda yung quality ng tunog. Kung rated ng power is max power lang, mapipiga lalo yung ating amplifier. Kasi, pag pinit natin yung volume, hindi talaga makakaya yung max power o walang itirang wattage sa ating
amplifier para i-drive na yung speakers natin. Hindi, walang allowance, parang ganyan na po. Bigyan po natin ng, ulitin ko po, bigyan po natin ng 25 to 50% allowance yung wattage kung max power lang o hindi true rated na ano. So at PMPO naman yan is overkill niyan, hindi yan totoong basihan ng wattage ng amplifier or speakers kasi mahirap yan i-match kasi hindi yan anong malaking maraming 0-0 na yan yung dinadagdag nila. For in conclusion, dapat yung amplifier natin is mas malakas ng 25 to 50%. Dapat mas malakas yung amplifier natin sa speakers. Yan po yung totoong matching ng amplifier and speakers kasi wala naman yung ng active power yung speakers natin kung walang amplifier. Nagtatanggap lang yan ng wattage na binibigay ng amplifier. Karamihan nasisira yung speakers kasi sa magitan ng distortion or clipping or yung bad signal na binibigay natin sa kanya. So yung galaw ng coil is mabilis kaya madaling uminit. Kaya nasusunog, gaya rin yan ng mga tweeters na ano, kung binibigay natin siya ng bad frequencies, for example is hindi natin napifilter yung frequencies na bibigay sa ating tweeter, hindi natin lagyan ng capacitors or hindi dadaan sa crossover is magpuproduce ng low bass na madaling masunog po yan kung may ibang frequencies na nagpuproduce sa ating tweeter. So yan po yung nasusunog yung ano natin. So ayan yung mga sir yung short discussion ng amplifier matching. So hope you enjoy the video guys and may natutunan kayo sana. So thank you again for watching.